Yo, what's up guys? And good day po sa lahat. And for today's vlog ay meron po tayong i-unboxing guys na isang drain hose na in-order natin galing sa Shopee. So, samahan nyo ako guys ulit at ating ikabit sa aking washing machine. Dahil sira na po, butas na ang aking drain hose. So, kaya naman napilitan akong umorder sa Shopee. So, kaya samahan nyo ako guys ulit sa aking technical vlog at ating papalitan na guys yung ating drain hose ng ating washing machine. So tara guys, so ito po yung aking in-order guys na dumating ngayong araw na ito, at ang aking parcel ay JNT Express, walang iba kundi ang ating drain hose. Ang haba po nito guys ay 2 meter. May kasama na po siyang clip o panghigpit. Ayan, ito yung kanyang pinaka coupling guys. Susuplong mo lang dun sa kanyang kuwan sa ilalim ng washing machine. Ayan, so ito po yung kanyang hook o ikapangkawit niya pagka hindi na siya gagamitin. Ayan, okay. Okay, so atin na pong ikakapit guys. Atin na pong tatanggalin yung kanyang lumang drain hose na may butas na guys. Naka-clip lang naman to siya guys or naka-ipit. Ayan, so pisil-pisilin nyo lang po para matanggal nyo guys. Ayan, naka-clip support lang naman siya. Okay, so atin mo nang tatanggalin. At pagkatapos dito ay atin nang ikakabit yung bagong drain hose. Okay, so kakabit na natin yung ating bagong drain hose. Ayan, ganito lang guys. So, suplong nyo lang tong pinaka-coupling ng drain hose. At pagkatapos ay lalagyan natin ng clip. Or supporting clip para hindi tumagas yung tubig. Just in case na merong mga problema ganito guys, kaya-kaya nyo na pong palitan. Hindi nyo na po kailangan tumawag pa ng manggagawa. Ika nga, DIY, do it yourself. Makaka-minus tayo ng labor guys. Hindi nyo na kailangan tumawag pa ng magagawa. Kung kaya naman natin palitan guys, gawin na natin. So yun lang. Pero kung may pera naman tayo guys, at kung tinatamad tayo, pwede naman ipagawa natin sa magagawa. So sa akin lang, para makatipid tayo sa gastos, at kung kaya naman gawin, gawin na natin guys. Ayan. Okay, so titestingin na natin kung may leak ba ng tubig. Tingnan natin kung need pang higpitan yung kanyang clip. Kasi pagka may leak to guys, higpitan lang natin yung clip. O kung may cable tie kayo guys, pwede rin natin suportahan siya ng cable tie para mas maipit siya. Okay, so nahigpitan na natin guys yung ating clip. At atin ang ite-testing or lalagyan na natin na ng tubig para makita natin kung may leak or wala ba guys. So lalagyan natin ng tubig. Alright.
So far guys, ay may nakikita akong leak or may konting lumalabas na tubig pataas. So higpitan lang po natin ulit guys yung kanyang clip. O kaya mas maganda kung suportahan din natin siya ng Vulcasil guys, para mas talagang walang tatagas na tubig or mag-leak. So yun lamang guys, and I hope na mayroon kayong napulot na idea. At marami pong salamat sa inyong panonood guys, and please don't forget to subscribe my YouTube channel, Technical Vlog Official, and good day po sa lahat.